Ito yin energy mga kapixie. This is the best time for you to assess your life. Kagaya nga ng sinabi ko dito kanina, 'di ba? I-assess mo yung buhay mo kung maganda or hindi maganda yung nangyayari sa iyo, and then take appropriate action para mabago mo yung takbo ng buhay mo. So, sa panahon ngayon, this is the best time for you to assess your life and plan ahead, no? Kumbaga parang magplano ka. Lalo na ngayon kasi November na guys, patapos na yung 2024. So, ask yourself, na-achieve ko ba yung mga goals ko ngayong 2023? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong November para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message, ito yung sa life messages, and then ito yung para sa love life. Combination ng positive and negative energy, general reading lang guys, pwede mag-resonate. Pwedeng hindi. Kung ano na lang yung makaresonate, guys, sa inyo, take that message, okay? So, unahin natin yung para sa spiritual message for you, Libra. Alright. Wow, sobrang ganda nito, guys. My energy, focus natin. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. And ito, guys, no, ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo mga 1 million times na dito sa ating channel. If you are a regular viewer dito sa ating YouTube channel, this is what I always tell you mga kapixi, whatever you focus on manifests, and ikaw ang nag-create ng energy mo by focusing your attention, ikaw ang nag-create ng reality mo by focusing your energy dun sa pinagbubusan mo ng attention. So, whether it's positive or negative na circumstance, ikaw yung nag-create yan sa reality mo kasi yung energy mo, binuhos mo dyan. Therefore, it has been pushed out in your reality. So, paano nabubuhos or paano nafo-focus yung energy sa isang bagay mga kapiksi kapag ka paulit-ulit mo siyang iniisip, okay? Pag paulit-ulit mong iniisip yung isang bagay, yung attention mo naka-focus doon. Yung energy mo nagfo-flow doon sa attention na yon. And therefore, it's being pushed out in your reality. That's why ang sabi dito, what I focus on is what I will manifest. So this is the same guys for both negative and positive, okay? Pag positive yung pinagbuhusan mo ng energy, ng attention, positive din yung nagre-reflect sa inyong physical reality. Pag negative yung pinagbuhusan mo ng attention, negative din yung pinagbubuhusan mo ng energy, and yun din yung nagre-reflect sa inyong reality. So, the good thing about this, guys, it's changeable and malleable. Ibig sabihin, pwedeng-pwede siyang mabago. So, i-assess mo yung sitwasyon mo, yung buhay mo ngayon, kapiksi. Itanong mo sa sarili mo, do I like this? Gusto ko ba itong nangyayari sa akin ngayon? Maganda ba yung nangyayari sa akin ngayon? Pangit ba yung nangyayari sa akin ngayon? Okay? Yun yung una yung tingnan. Pag maganda yung nangyayari sa inyo, good job, no? Ibig sabihin, maganda yung pattern of thoughts nyo, and ipagpatuloy nyo lang, i-boost nyo yung attention nyo dun sa mga magaganda, stay consistent sa pagiging positibo para tuloy-tuloy na maging positibo yung takbo ng buhay mo. Ngayon, kung ikaw ay more on negative, kapag kunwari na-assess mo na yung buhay mo, hindi ko pala gusto yung nangyayari sa akin kasi puro pala ako problema, puro pala ako kahirapan, puro pala ako pagsubok, puro pala ako challenges. Ibig sabihin, yung energy mo, doon nabuhos kasi yung attention mo nandoon. Okay? So, and kailangan mo lang i-flip yung switch mga kapiksi. Sabi ko nga sa inyo guys, parang switch lang yan, on and off, no? Yung on, yun yung positive. Yung off, yun yung negative. Okay? So, i-on mo yung switch mo. Ibig sabihin, mag-focus ka sa positive kasi dun sa negative. Mag-focus ka dun sa desire mo. Imbis dun sa ayaw mo, para magpalit din yung napupush out sa 3D mo, sa reality mo. Okay? So, you have to understand guys na hindi yan agad-agad, no? Hindi porket nag-think positive ka ngayon, sinabi mo sa sarili mo na mayaman ako.
Pero buong buhay mo, let's say for example, 40 years old ka na ngayon, buong buhay mo, inisip mo na mahirap ka. Tapos nag-affirm ka ngayon, mayaman ka, mayaman ako, mayaman ako. Hindi porket in-affirm siya ngayon, kinabukasan mayaman ka na. It doesn't work that way. Okay? Kailangan mo siyang gawin repetitive o kaya repeatedly, paulit-ulit hanggang sa yung bagong program, yung bagong thoughts na sinasabi mo is matanim sa iyong subconscious mind hanggang sa ma-push out siya sa iyong physical reality. Nagets nyo ba, guys? Comment down below if naintindihan nyo. Kung hindi nyo naintindihan at gusto nyo matuto ng konsepto ng manifestation, guys, pwede kayong mag-member. Sa ating YouTube channel, mayroon ako membership program. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to o kaya dyan sa ating homepage. Pag member na kayo, guys, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos ko regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Mas maiintindihan nyo siya and mas magagawa nyo ng tama. Okay? Alright. So, yan yung spiritual message, guys. Let me know if naintindihan nyo. Next na mensahe para sa inyo. Life messages naman. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news, no? Meron tayong sale, ongoing sale until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, guys, sa mag-avail na kayo. Ito yung mga life messages sa'yo. Congratulations, guys. Peace, kapayapaan, okay? So, nowadays, peace is a luxury, no? Lalo na ngayon. Ang gulo-gulo. hindi naman sa ang gulo-gulo, pero nagugulat ako kasi nowadays, sa era na to, or sa generation na to, meron pang mga gera, diba? So, wala lang, kasi parang anong petsa na, tapos may mga ganun pa. Akala ko ng mga unang panahon lang yon. Pero anyway, let's embrace peace. Libra, no? Maganda ito kasi ibig sabihin, payapa ka, kalmado ka, wala ka masyadong problema, di ba? So, i-declare mo na to, guys, i-comment mo sa comment section, I am peaceful, ayan. I am calm and peaceful, ganyan. My life is at peace. I have peace of mind, ganyan. Para talagang maramdaman mo yung kapayapaan sa buhay mo. Alright? Ito yin energy, mga kapiksi. This is the best time for you to assess your life. Kagaya nga ng sinabi ko dito kanina, di ba? I-assess mo yung buhay mo kung maganda or hindi maganda yung nangyayari sa'yo. And then, take appropriate action para mabago mo yung takbo ng buhay mo. So, sa panahon ngayon, this is the best time for you to assess your life and plan ahead, no? Kumbaga parang magplano ka. Lalo na ngayon kasi November na, guys. Patapos na yung 2024. So, ask yourself, na-achieve ko ba yung mga goals ko ngayong 2023? Ano ba yung gusto kong ma-achieve sa 2024? Bakit hindi ko to na-achieve? Saan naging problema, saan ako nagkulang, what can I do better, ganyan, para mas maging okay ako sa 2024. So, yung mga ganun, no? I suggest, no, guys, palagi kong sinasuggest yung planning. Hindi ko alam kung naririnig nyo na sa mga videos ko, pero I'm a very organized person.
Meron akong kalendaryo. I even create calendars even sa schedule ng mga videos, and mahilig talaga akong mag-planning, mga kapiksi. So, nakatulong siya because I can easily track my progress, mga kapiksi. So, that's why I also recommend it to you guys. No, nare-recommend ko yan sa inyo na kayo din mag-try nyo mag-plano, kasi makikita nyo talaga kung umuunlad at umasenso yung buhay nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, yung next na message para sa inyo, ito naman, love life, guys. So, titingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, ito yung mga message sa'yo ng iyong partner o specific person. For some of you guys, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo. For some of you, pwedeng LDR. For some of you, pwedeng no contact, mga kapiksi. Or for some of you, pwedeng in a relationship na kayo pero parang nagkakagulo na, or on the rocks na yung inyong relationship. The timing just wasn't right for us. I feel you leaving me behind. So, nararamdaman ng person mo na parang ayaw mo na sa kanya. Nararamdaman ng person mo na parang ayaw mo na siyang makasama. Nararamdaman ng person mo na parang gusto mo na siyang iwanan or hiwalayan kung hindi pa kayo hiwalay. And para sa kanya, parang hindi ito yung perfect timing for the both of you, mga kapiksi. Okay? So, and this is probably the reason kung bakit hiwalay na kayo, kung bakit no contact, ganyan, or on the rocks. So, there's just something wrong with the relationship. So, kung ano man yung nangyayari sa inyong dalawa, syempre, kayo lang yung nakakaalam yan. If you feel like pwede nyo pang ayusin, then do so, no? Kung gusto nyo naman na ayaw nyo na, I mean, kung ayaw nyo na, and that's fine as well. Kasi kayo naman yung magde-decision yan pagdating sa relationship. Pero siya, yan yung kanyang mga nasa isip. For some of you guys, feeling ko, iniwan kayo nitong person mo kasi inunahan ka niya. Baka nararamdaman niya na ayaw mo na sa kanya, kaya nauna na siya. Or, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Or, parang ghosted, ganyan. Inunahan ka na niya na hindi ka na niya kausapin kasi baka ayaw niya na marinig sa'yo na ayaw mo na sa kanya. Something like that. Okay? Parang ayaw niya na makarinig ng mga excuses or reasons or kung ano man ganyan. Kasi it will be more painful for them to hear yung katotohanan. Sometimes ganun, no? There are people na mas gusto nila na marinig yung katotohanan kung ayaw na, ayaw na. Pero there are other people na ayaw na nilang marinig. kasi mas dagdag sakit pa, no, pag kinonfirm. So, parang ayaw ko na marinig. Wala na. Tapos na. Magbabay na. Ganun. Para walang masyadong sakit. Ganyan. Alright? So, comment down below, Libra, kung saang message kayo nakaresonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life messages, or dito ba sa love life, mga kapiksi. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.